Sino-sino nga ba ang greatest Filipino cagers na naglaro sa international competitions para irepresenta ang Pilipinas? Hatiin natin ito sa limang basketball era ng Pilipinas at piliin natin doon yung top 2 players na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Simulan natin sa pinakaunang era ng Philippine basketball kung saan sila nakilahok para sa Far Eastern Championship Games. Lingid sa kalaman ng nakakarami ang Far Eastern Championship Games, ang sinaunang Asian Games. Ito ay binubuo ng tatlong pangunahing bansa na Philippines, China at Japan. Ito ay ayon sa konsepto ni Elwood Brown na pinahintulutan ng dating gobernador general na si William Forbes. Simula 1913 to 1934 ay nakakuha na tayo ng 9 na gintong medalya at isang silver medal sa larangan ng basketball. Una sa ating listahan ay si Lou Salvador. Alam niyo ba na si Lou Salvador ang pinakaunang basketball player sa buong mundo na nagtala ng 100 plus points sa isang basketball game? Ito ay naganap noong 1923 sa buwan ng Mayo para sa Far Eastern Games kontra sa bansang China. 116 points ang eksaktong puntos na naitala niya at isa ito sa mga forgotten achievement ng isang Filipino cager sa international scene. Pagkatapos ng kanyang basketball career ay naging parte siya ng showbiz kung saan siya nagkaroon ng higit sa 100 mga anak. Siya ang tatay ni Philip Salvador at lolo ni Maha at Janela Salvador. Pangalawa sa nagbigay ng karangalan sa ating bansa ay si Ambrosio Padilla. Pinagpatuloy niya ang nasimulan ni Lou Salvador at ito ay para magbigay ng gold medal para sa Pilipinas sa pagtatapos ng Far Eastern Games noong 1930 at 1934. Nabuwag ang Far Eastern Championship Games dahil sa naganap na gera sa pagitan ng China at Japan, kung saan naging parte rin ito ng World War II. Sa kauna-unahang Olympics basketball noong 1936, pinamunuan ni Ambrosio Padilla ang Pilipinas na manalo ng 4 na games. Sa 5 laro nito, kung saan natalo tayo sa Amerika sa quarterfinals upang magtala ng 5th pwesto para sa Olympics. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nabibreak ang record na ito na ginawa ni na Ambrosio Padilla para sa Philippine basketball. Pagkatapos ng kanyang basketball career, ay naging parte siya ng gobyerno bilang Solicitor General at Senador ng Pilipinas. Siya rin ang nagpalaganap ng sports sa Pilipinas bilang kauna-unahang presidente ng Philippine Olympic Committee. Ang honorable mentions na hindi nakasali sa aking listahan para sa kauna-unahang era ng basketball sa Pilipinas ay sina Chito Calvo, Jacinto Jumping Jack Cruz, Fortunato Yambao at Charles Bork. Dumako naman tayo sa pangalawang era ng RP team na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Ang pangatlo sa ating listahan ay si Caloyloy Saga. 21 years old pa lang noon na natulungan niya ang Pilipinas na maging gold medalist sa 1951 Asian Games. Sa loob ng 11 years ay pinamunuan niya ang 4 na gold medal teams para sa Asian Games at isang bronze medal finish para sa FIBA World Cup noong 1954. Siya ang tinaguriang greatest Filipino basketball player of all time dahil sa mga international achievements nito at pagdumi na noon sa Mikaa at National Open sa Pilipinas. Sa kabuuan, siya ay 2-time Olympian, 4-time Asian Games gold medalist, 2-time FIBA Asia gold medalist at 1-time FIBA World Cup bronze medalist, kung saan naging parte pa siya ng Mythical 5. Pagkatapos ng kanyang basketball career, ay naging coach siya ng national teams kung saan natulungan niya ito makakuha ng gold medal para sa 1967 FIBA Asia at naging coach din ng 1968
Olympic basketball team. Pang-apat sa ating listahan ay si Carlos Badjon. Mas pinili ko si Carlos Badjon kesa kay Lauro Mumar o Narciso Bernardo dahil sa pagkakaroon nito ng MVP award para sa FIBA Asia Cup noong 1960. Siya ang tinaguri ang bad boy ng Philippine basketball dahil sa mga pinauso nitong jackknife layup at bicycle drive na ginaya naman ng sumunod na henerasyon. Malaki pa sana ang mabibigay na contribution ni Carlos Badjon para sa Pilipinas kung hindi lang siya nagkaroon ng serious knee injury noong 1960 Olympics. Pagkatapos ng kanyang basketball career, ay naging coach siya ng Mapua Cardinals at UST Glowing Goldies. Sa kabuuan, siya ay 2-time Olympian, 1-time Asian Games gold medalist, 1-time FIBA Asia gold medalist, kung saan din siya naging FIBA Asia MVP. Ang honorable mentions na hindi nakasali sa aking listahan para sa pangalawang era ng basketball sa Pilipinas ay sina Lauro Mumar, Narciso Bernardo, Felicissimo at Gabriel Fajardo, Antonio Martinez, Ramon Campos at Antonio Genato. Dumako naman tayo sa pangatlong era ng RP team na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Panglima sa ating listahan ay si Robert Jaworski. Kagaya ng kanyang coach na si Kaloyloy Saga, si Jawo ay 21 years old din nung natulungan niya ang Pilipinas para sa 1967 ABC Championship o kilala ngayon bilang FIBA Asia Championship. Siya ngayon ang most popular basketball player of all time dahil sa kanyang never say die mantra na pinamana sa Barangay Ginebra at tinaguri ang living legend sa paglalaro ng hanggang 50 anyos bilang playing coach. Kung hindi lang nasuspindi si Jawo noon, ay naging 2-time Olympian sana siya. Sa kabuuan, siya ay meron 2 gintong medalya at meron ding tig-isang silver at bronze medal para sa FIBA Asia. Siya ay naging head coach din ng Pilipinas noong 1990 RP Dream Team kung saan nanalo sila ng silver medal sa Asian Games. Pang-anim sa ating listahan ay si Bogs Adornado. Si Bogs Adornado, ang pinakabatang manlalaro ng Pilipinas sa 1972 Olympic Games. Siya ay naging 1973 FIBA Asia Cup MVP at gold medalist kung saan siya na-discover upang maimbitahan sa NBA draft na siya namang tinanggal nito dahil kakapirma lang niya ng kontrata sa Chris Paredmanizers. Nasama siya dito dahil siya ay isa sa 3 naging FIBA Asia MVP kasama si Carlos Badjon at Alan Kaidik. Ang honorable mentions na hindi nakasali sa aking listahan para sa pangatlong era ng basketball sa Pilipinas ay sina Big Boy Reynoso, Freddy Webb, Danny Florencio, Jimmy Mariano, Ed Ocampo, Manny Paner, Ricardo Cleofas, Jun Papa, at Ramon Fernandez. Sa pang-apat na era ng Philippine basketball na nagbigay ng karangalan sa ating bansa ay mula sa players ng NCC squad ni Danding Cuangco. Pang-pito sa ating listahan ay si Alan Kaidik. Si Alan Kaidik ay tinaguri ang The Trigger Man ng PBA bago pa siya madrop sa PBA noong 1987 ay naging FIBA Asia MVP na siya noong 1985. Si Kaidik ay naging parte din ng RP team para sa 4 na Asian Games. Sa kabuuan, meron siyang 2 bronze medal at 1 silver medal sa Asian Games. Nag-isang gold medal naman para sa FIBA Asia at SEA Games. Siya ay 2 beses din naging parte ng Mythical 5 para sa Asian Games noong 1990 at 1994. Pang-8 sa ating listahan ay si Samboy Lim. Si Samboy Lim ay parte ng Mythical 5 ng 1990 Asian Games. Sa buong RP Dream Team, si Samboy at Kaidik lang ang naging miyembro ng Mythical 5
dahil sa paggamit nila ng silver medal para sa bansa. Kung hindi dahil sa mga injuries na natamo niya sa PBA, ay naging parte rin sana siya ng 4 na Asian Games. Ang honorable mentions na hindi nakasali sa aking listahan para sa pang-4 na era ng basketball sa Pilipinas ay sina Alvin Patrimonio, Benji Paras, Jericho Diniera, Jojo Lastimosa, Ives Dignadise, at Hector Calma. Lalagpasan natin ang panglimang era ng RP Team na tinaguri ang Centennial Team dahil nabigo silang manalo ng kahit anong medalya sa FIBA Asia at muntikan pang manalo ng bronze medal kung hindi lang na-injury ang prime na Danny Siegel sa 2002 Asian Games. Kaya madako na tayo sa modern era ng RP Team na kung tawagin ngayon ay Gilas Pilipinas. Ito ay nabuo ng SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas na pinamumunuan ni Manny Pangilinan. Pangsiyam sa ating listahan ay si Jimmy Alapag. Dahil sa pagkakabigo ng SBP at Gilas Pilipinas na bumuo ng team mula sa college teams at amateur players, kahalintulad sa ginawa ng NCC squad ni Ron Jacobs, ay napilitan ito kumuha ng PBA stars para irepresenta ang Pilipinas. Isa nga dito si Jimmy Alapag na may natatanging team leadership para pamunuan ng Gilas Pilipinas roster na muling makapasok sa FIBA Asia at sa FIBA World Cup. Sa kanyang tenure bilang Gilas Pilipinas player ay nakakuha siya ng 2 gold medal sa SEA Games, tig isang bronze at silver medal sa Jones Cup at 2 silver medal para sa FIBA Asia. Siya ngayon ay assistant coach para sa Gilas Pilipinas na may chance ang i-coach pa si Kai Soto para sa 2023 FIBA World Cup. Pang-10 sa ating listahan ay si Jason Castro. Nilagay ko si Jason Castro dahil siya ang naging best point guard in Asia para sa 2 FIBA Asia Championship. Ang nakapanghihinayang lang ay maaga nagretiro para sa International Games itong si The Blur. Sa kanyang Gilas Pilipinas career ay nagkaroon siya ng 2 gintong medalya sa SEA Games, isang silver para sa Jones Cup at 2 silver pa para sa FIBA Asia Championship. Ang honorable mentions na hindi nakasali sa aking listahan para sa Gilas Pilipinas ay sina Mark Pingris, Ranidel De Ocampo, Gabe Norwood, Andre Blatch, Marcus Douthit, Junmar Fajardo, Calvin Abueva, at Terence Romeo. Sa inyong palagay, sino-sino ba dapat ang nasa top 10 greatest Filipino cagers na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa? Pakicomment ang iyong reaction sa ibaba. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.